Hello, Kayami! Welcome back to my channel. Sa mga bago, welcome to my channel. This is Jerlyn and you're watching Cooklyn. Kung bago ka sa channel ko, please subscribe and click the bell button para updated ka sa lahat ng mga video na i-upload ko. At mag-like ka na rin kung like mo itong video na ito. At pumunta ka sa Facebook page natin, mag-follow ka at mag-like para updated ka sa lahat ng mga recipe na ibibigay ko. Nakapanood ka na ba on how to make number cake? Kung wala pa, pumunta ka sa description below at tingnan ang link on how to make number cake. I-upload ako every Sunday. Ang susunod na video tutorial na gagawin natin is how to make mango cake. Natin simulan. I-shoutout ko muna si Ma'am Dawn. Hi Ma'am Dawn! At ngayon, tuturuan ko kayo on how to make frozen cake. Cooklyn, 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 Cooklyn. Ihalo ang mga dry ingredient. Para malaman na nahalo na ng maigi, ay wala ka nang makikitang ibang kulay kundi ang gray lang. Set aside for our wet ingredient, whisk the egg para ihalo ang white egg at egg yolks. Pour the vegetable oil sa egg at ihalo. Then pour it in the hot water at ihalo ding mabuti. Incorporate the ingredients at i-mix paunti-unti. At huwag mag-overmix para mas ma-maintain ang smoothness ng ating cake. I-trace lang ang ating pan sa ating parchment paper or wax paper. Pagkatapos ay guntingin. Kailangan maglagay ng wax paper para hindi dumikit ang cake sa pan. Lalo na kapag hindi ito non-stick pan. Meron din akong ginawang video kung paano kapag walang parchment paper or wax paper. Pwede kayong manood on how to make chocolate mousse, nandoon ang hack na iyon. Ilalagay ko sa description below or sa itaas. Pour the butter sa pan. Itap para ma-release ang bubbles. Magkukos kasi ang bubbles ng bilog na bilog sa itaas ng inyong cake. Preheat the oven at least 5 minutes, 180 degrees Celsius. Pagkatapos, ay i-bake ang butter for about 60 minutes, 180 degrees Celsius. Para malaman na luto na ang cake, gawin ang toothpick or barbecue stick check. Kapag may dumikit pa sa stick, kailangan pa ng ilang minuto sa pag-bake. Pag malinis na, luto na ang ating cake. Ibabad ang cake sa tubig para mabilis na lumamig at matanggal sa pan. For our frosting or icing, 1 cup of whipping cream. Ang ginagamit ko ay yung nasa picture. Hindi po ito sponsor pero subuk ko na talaga siya. Perfect siya pang coat at design ng cake. Pour little amount of milk. Ang gamit ko ay Burr Brand.
Hindi din po ito sponsored, mas matipid kasi kaysa sa fresh milk. Meron din sa label of instructions sa brand ng whipping cream na gamit ko na pwede tubig ang ihalo sa ating whipping cream. Pero para sa akin, mas creamy kapag lagyan ng milk. Isa din ito sa hack na ibibigay ko. Kapag wala kang pang-cutter ng cake, kumuha ka ng toothpick at i-level mo kung gaano kataas ang gusto mong hiwain sa cake at putulin. Pagkatapos, itusok sa cake ang toothpick. Ito po ang ginagamit ko kasi hindi pa ako nakakabili ng pangkat ng cake. Tapos, hiwain sa gilid. Sundan lang ang toothpick. Ayan, di ba straight? Maglagay ng konting icing sa papatungan niyo sa cake para hindi dumulas ang cake. Maglagay ng milk para mapanatili ang moist ng cake. Ang icing rin ang nagpapapantay sa cake, kaya pantayin na ang frosting ng cake para mapantay ang cake. Maglagay ulit ng milk. I-coat ang cake para pumantay at i-ref para mag-set. Ayan, kinuha ko na ang cake sa ref. Nilagyan ko ng kulay blue ang frosting or icing dahil frozen nga ang cake na gagawin natin. Ito ang napakahirap, ang pagpantay or pag-coat ng cake. Dito ako na-challenge talaga. Ang hirap pantayin ng pag-coat sa cake. Dito sa dropping drama ng cake, pwede kang gumamit ng white chocolate at milk. Itong snowflake na hulmahan, binili ko lang ito sa store, 80 pesos lang.
ihulma mo ang fondant icing dito. Gumawa ako ng video on how to make fondant icing. Pumunta po kayo sa description below. Gumamit ako ng piping nozzle B1 para sa design sa cake. Ito na ang ating frozen theme cake. Nag-print ako ng Elsa at nilagyan ko ng 4 na candle with gold happy birthday. Ayan, sana guys may natutunan kayo sa video na ginawa natin ngayon. Okay na okay itong gawin for the birthday sa inyong pamangkin, sa inyong anak syempre, sa inyong kapatid na maliliit. Okay? Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe naman no. At click the bell button na rin. Thank you guys! Keep safe Kayami and see you next week. Bye bye! Kiff!